Sinong mag-aakala na ang isang maliit na kabutihan ay magreresulta sa isang malaking kontribusyon sa iyong buhay? Hindi mawari ni Tyrell na ang pagkakawang gawa ng pamilya niya 13 years ago ay ang siyang magbabago at magiging daan na makilala niya ang kanyang magiging asawa sa hinaharap. Ating kilalanin at alamin ang kwentong tiyak na mapapa-sana all at mapapa-antig ang inyong mga puso. Inihahandog ng History Tales Channel ang nakakabilib na kwento na hango sa tunay na kaganapan tungkol sa pag-ibig ng dalawang tao na nagmula sa magkabilang panig ng mundo. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, i-click muna ang subscribe button. I-like ang video na ito at huwag kalimutang i-click ang notification bell icon para maging updated ka sa bagong upload ng mga video. Christmas Eve is the best time for miracles. Talaga ngang wala nang mas ibang magandang oras upang humingi ng himala sa tadhana at sa Diyos, kung hindi sa mismong gabi bago ang kanyang kaarawan. Sa Idaho, isa sa mga lungsod ng bansang Estados Unidos, ay pinupuno ng mahigit 600,000 na pamilya. Isa sa 100,000 pamilya na yon ay ang pamilya ni Tyrell. Ang pamilyang ito ay masasabi mong talagang mabubuting tao dahil imbes na i-celebrate nila ang bisperas ng Pasko sa paraang nakasanayan ng karamihan, ay mas pinili nilang mangolekta ng kanilang mga lugmang kagamitan at i-donate ito sa kanilang simbahan na nagsimula ng isang charity event kung saan ipamimigay ang mga donasyon sa mga mahihirap na pamilya sa iba't ibang mga bansa. Ang batang Tyrell na 7 years old pa lamang noong mga panahong iyon ay ipinagkasya sa isang parcel ang lahat ng kanyang mga nakolektang kagamitan. Pero bago niya ito ibigay sa kanyang ina, ay nilagyan ni Tyrell ang kanyang larawan kasama ng isang maliit na postcard sa loob nito. Noong mga panahong iyon ay hindi pa lubos maiintindihan ni Tyrell kung paano maaapektuhan ng donasyon na iyon ang buhay niya. 13 taon na ang nakalipas. Tapos nang mag-aral si Tyrell at nagtatrabaho na rin sa isang stable na kumpanya kung saan kumikita siya ng sarili niyang pera. Dumating ang isang araw sa kanyang social media ay mayroong nag-add friend o nag-send sa kanya ng friend request. Hindi niya ito pinansin nung una dahil hindi niya ito kilala. Pero dahil sa paulit-ulit nitong pagsasend sa kanya ng request, ay ipinakita niya ito sa kanyang ina at tinanong kung kilala niya ba ito. Agad na kilala ng kanyang ina ang babae sa profile picture na pinakita ng kanyang anak. Sinabi nito na iyon ang bata na nabigyan ng kanilang donasyon 13 years ago. Biglang naalala ni Tyrell ang nangyaring iyon at inaccept niya ang friend request ni Joanna. Pagkatapos ng pag-accept na nangyari, ay nag-message o chat agad si Joanna sa kanya upang magpakilala at magpasalamat sa ginawang kabutihan nito sa kanyang pamilya ilang taon na ang nakalipas. Ilang oras, araw at buwan ang nakalipas ay nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at hindi kalaunan ay nakabuo na sila ng isang pagkakaibigan. Parang hindi mabubuo ang araw ng dalawa nang hindi nagkakausap. Kung kaya't makalipas ang isang taon ng pag-uusap sa internet, ay na-realize nilang hindi lang basta pagkakaibigan ang nararamdaman nila sa isa't isa, kung hindi, pag-ibig na. Nang ma-realize nila iyon, agad na nagdesisyon si Tyrell na lumuwas ng bansa at puntahan ang bansa ni Joanna. Dumating ang pinakahinihintay na pagkakataon ng magkarelasyon, ang pagdating ni Tyrell sa airport sa Manila. Pagkababa niya sa eroplano ay agad na hinanap ni Tyrell ang kanyang minamahal at hindi siya nabigo. Naroon nga siya na naghihintay sa kanya. Parehong hindi ma-explain ng dalawa ang labis na saya at excitement na kanilang nararamdaman. Pagkatapos ng kanilang pagkikita sa airport na puno ng damdamin ay pumunta na agad ang dalawa sa bahay na tinutuluyan ng pamilya ni Joanna. Laking gulat ni Tyrell na halos 8 tao ang naninirahan sa isang maliit na bahay na iyon at sa lapag pa sila natutulog. Pero hindi yon naging hadlang upang magbago ang damdamin ng binata sa dalaga. Mabilis lang ang naging pagsasama nila na parang dinaanan lang sila ng 10 araw.
Malungkot man silang dalawa dahil sa pag-uwi ni Tyrell sa kanyang pamilya sa Idaho, ay naging way rin naman ito para ma-realize ni Tyrell na gusto na niyang makasama panghabang buhay si Joanna. Kaya't nangako siyang babalik siya sa Pilipinas muli upang pakasalan at hingiin na ang kamay nito sa kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang buwan, tinupad nga ni Tyrell ang kanyang pangako at bumalik ng Pilipinas para kausapin ang magulang ni Joanna tungkol sa kasalan na kanilang pinagpaplanuhan. Mabilis na papayag ang ama ng babae. Pero tila nag-aalala ang ina nito dahil sa murang edad lamang nila na 20 years old ay napagdesisyonan na agad nilang magpakasal. Pero hindi kalaunan ay nakumbinsi rin nila ito. Pagkatapos ng mahabang preparasyon ay nagpakasal ang dalawa sa Idaho kasama ang pamilya ni Tyrell. Nakasuot siya ng isang traditional Filipino folk outfit at modern wedding dress naman ang suot ni Joanna. Isang magarbo at magandang kasalan ang naganap doon. Nakalulungkot mang hindi nakapunta ang pamilya ni Joanna sa Idaho, nagpakasal naman ulit ang dalawa sa Pilipinas upang makasama ang mga ito. Doble-dobleng selebrasyon ang naganap dahil sa dalawang kasalan. Pagkatapos ng mga kasalang naganap ay napagdesisyonan ng dalawa na permanenteng manuluyan sa Idaho. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng isang malusog na batang lalaki na talagang kinagiliwan ng kani-kanilang kamag-anak. Naging tradisyon na sa kanila ang gumawa ng mga charity events tuwing Christmas Eve para tumulong sa mga mahihirap at kapuspalad na pamilya sa iba't ibang bansa. Balang araw, pag malaki na ang kanilang anak, ay ikakwento rin nila ang kanilang love story dito. At malay nyo, sa paraan na iyon ay makikilala niya rin ang makakasama niya sa panghabang buhay. Ano, napasana all rin kayo, no? Totoo nga ang kasabihan na if it's meant to be, it will be. At love will find its way to you. Kaya kayo dyan mga viewers ko, huwag kayong mawawalan ng pag-asa sa love at huwag magsasawang magpakita ng kabutihan dahil hindi natin alam kung kailan o paano tayo susuklian nito. Ano ang masasabi nyo tungkol sa love story nila Tyrell at Joanna? Mayroon rin ba kayong love story na mapapasana all rin kami? I-comment nyo na yan sa comment section at mag-suggest na rin kayo ng mga kwentong gusto nyong itampok sa susunod na video. Huwag kalilimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong upload sa ating channel. Maraming salamat po at hanggang sa muli!